We are in a school. This is Bang Institute, Lux Institute. Bang Institute. PMA's Living Ministry Institute, welcome to our first ever school. Okay? Hindi, honestly, this is a school, kaya nga na-required eh. So, during this time, during the course of this, yung mga pag-uusapan natin, may mga bagay tayong matututunan, mga bagay na hindi natin natatakal pagka-Sunday o kahit may meeting sa labas. Ang purpose ng training na to, eh para magkaisa tayo. Isang puso, isang isipan, isang heart. Diba? Ay, isang heart. Isang puso, isang isipan. Isang goal. Tapos, wala na pa tao sa labas. Na. Okay. Tapos, ang pinang-purpose. So, ibig sabihin, yung mga nakikita ko dito, you are the leaders. May mga wala pa dito, may mga hindi pa nakapunta dito. Pero, you're here, then God is calling you to lead. Pwede ba? So, agree ba kayo doon? Yes! Okay. Now, simulan natin dito. Ito. Nakalimutan, hindi ko na ano kanina kasi because of time constraint tapos yung katuwaan sa collage. Okay, sorry ha. Okay, so starting tomorrow, we will have fasting and prayer pa rin. Pero yung fasting, sino? Kamusta yung fasting and prayer? Today ends the fasting and prayer natin. Yes! Okay. Sino na kapag 24 hours? Yes! Yun, di ba? Okay. Sino na kapag SARS program after 24 hours? Ay, susuko ka dyan, Aljon. Okay, susuko ka dyan. Okay, anyway. Ay, pakipray si Yumi. Masakit yung ulo niya. Okay, gusto mo ba? Okay. Okay, pakiyan ito. Ganito setup. Noong Wednesday, nag-dangal ko na ito. Ay, si Jason, hindi ka po nakasali dito, bro. Unless gusto mo rin dumabay. Okay. This is prayer and fasting. Okay, this is prayer and fasting. Ipapaikot natin to. Tapos please, lagay mo yung initial lang ng pangalan mo. Initial. Hindi kailangan pangalan mo mismo. Hindi rin kasama dito si Angelo. Unless kasi sa pero si Christian kasama dito. Okay. Sama yan. Okay. Ilalagay natin dito kung ang fasting mo ay Monday, kung ikaw by AM or PM. Itong week lang na to, for this week. Kung AM ka, ibig sabihin yung fasting mo ay 6 AM to 6 PM. Okay, fasting po to, full fast po to, or tubig lang. Hindi siya day niyan. Okay, hindi siya partial, wala kang kainin na kahit ano, kahit candy. Okay, 6 AM to 6 PM. Or, pag ikaw ay evening fast, ito ay 6 PM on to 6 AM. Okay, so, pinagsabi ko sa inyo pag-pray niyo to, kasi normally, pinipili kasi nila 6 PM lagi onwards. Pero ako, I pray, kasi once ano lang to eh, isang beses lang this week. Para sa'yo ha. Hindi naman kailangan buong linggong ito eh, ipa-fasting mo. Isang beses lang. Pili ka lang doon. Mayari, yung araw na pipili mo Wednesday morning, okay, Wednesday evening. Ganun lang. Ay, gusto mo double, okay lang din. Kung kinukonvict ka ng Lord na every MWF fasting mo, it's up to you. Okay? So, malinaw ba? Walang tanong? Okay. Para, ito ang instruction sa ating church. We will fast, we will pray continuously, weekly, i-cover natin sa prayer at simbahan, i-cover natin sa fasting, hanggang mag-anniversary. Okay? Hanggang mag-anniversary tayo. Okay? So, hanggang April lang ito, 4. Tama? Exempted po. Kunyari, fasting mo na ganitong araw, tapos merong leaders buffet. Accepted. Ahanap sa pagsabi ka na kagad in advance para hanap tayo ng tao na pwede mag-fasting doon na wala doon sa panahon na yun. Wala doon. Hindi kasama doon sa ano na yan. Parang wala. Ano na? Parang lahat kasama. Hanap tayo. Okay, ikaw na niniwala sa lahat ng kasama. Lagi magpo-provide si Lord. Yan, okay? May kinalaman sa church. Okay, so ito. Okay, so pakiikot na lang. Start na ba? Oh, sulit niya. Ako na meron. Sulit muna. Ay, kasi, bigyan. Lana? Lagyan mo na itong tupe. Lana? Paano? Tulad ko na buong month tupe. Ganun? This week. Ano si Bingo? Kasan ka? Okay, yan. Envision mo na lang. Kung saan ka? Kanyari, ara, PM. Ara, EM. Alam ka na? Ara, multi. Pwede rin. Joy, kung mo ibigay sa akin yung sinasabi sa inyo,
pwede rin, pwede rin. Sa palagay ko sa boys, yun ang pinaka-the best eh, yung after ng training. Kami mga Starbucks, kami mga ganun, yung Kuya Chris, ganun. Diba? Mga boys, ayaw niya yan? Yes. Hindi ngayon start, diba? Okay? Hindi ngayon. So, after training, mga ganun. So, mga, sa mga girls, inaano ko rin kayo, ina-advise ko rin kayo, if wala iba talagang araw, walang ibang panahon, eh pwede kayo mag-meet, pwede after na training. Pwede ba yun? Yes! Pwede afterwards or pwede before ng service. Okay? This February, okay, wait, listen. This February, ipu-full implement natin ang homogeneous group.
ang life goals. Full implementation. Ibig sabihin, full implementation, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Lalaki, lalaki lang lalabas, babae lalabas, banding-banding kayo unless merong leadership. Excepted dito yung mga dati pa magkakaugat, mga ganun. So, kunyari man, ganun ako pwedeng lumabas na may kasama akong girls. Kunyari, lalaki ako. Bigyan niya lang to, ito lang pakiusap ko, bigyan lang natin to ng panahon. Mga 7 buwan at least. Bigyan lang natin ng panahon. Para makita natin paano mag-work nito ang Lord. Okay? Paano mag-work nito ang Lord. Bigyan lang natin ng panahon. So, hanggang mabuo. Tapos kung okay ka na, meron ka ng grupo, meron ka ng mga kalalakihan na grupo, meron ka ng kababaihan na grupo, sasabihin ko sa iyo, kahit ikaw, sila din gusto mo makasama, maglalabas kayo. Yun. Tapos kung may i-extra, kanyang si Mau, i-extra sa grupo mo. Sige, i-extra ka na, kawawa ka naman, maling pong gano'n. Okay. Okay, so, ha? Yun. So, yun. So, may tanong? Wala naman. Hindi kasi sa akin ito. Okay. So, ito po yung first membership class natin. Ano po ba ang isang membership class? Ang isang membership class ay isang training kung saan pinapaalam sa'yo yung mga sinasamahan mo. Ano ba itong sinasamahan mo? Ano ba ito? Hindi ito ito membership class na to, kasi napansin ko lang, tinuro ng Lord din sa akin, na marami tayong hindi alam patungkol sa ating simbahan, sa ating sariling simbahan. Marami tayong hindi nalalaman. Tama ba? Okay. Ang alam lang natin, yung barkada, yung kakornihan, yung kapulitan, yung kasiyahan, yung pagkain, yung worship, and so on and so forth, prayer, fasting, pero marami tayong bagay na hindi alam patungkol sa ating simbahan. Sige nga kayo, alam niyo ba yung mga bagay patungkol sa ating simbahan? Konte. Okay. Ay, nag-dunogs kayo. Mamaya na, nag-dunogs kayo. Okay. So, ano pangalan ng ating church? BMS Living Ministry. Ano unang pangalan ng ating church? Okay. Ang pangalan ng ating unang church ay Destiny and Life Coaching Ministry. Hindi, okay lang po DLC. Okay lang yan. Sige. Okay. Okay. Destiny and Life Coaching Ministry ang pangalan ng church natin nung una. So, Destiny, bakit Destiny and Life Coaching? Kasi ako, just like nung binigay niya Life Coach Rafter, naging tag name ko na yung Life Coaching. Naging, it's a reason, parang bago magpastory, yung isa sa mga pinakahuling ginagawa ko, life coaching. Destiny kasi ang heart ko, kung ano yung destiny ng Lord sa buhay mo, yun ang gusto ko makita. That's why, sabi ko, kung magkakaroon ng church, I want a church na may kinalaman sa destiny ng tao, may kinalaman sa buhay ng tao, may kinalaman sa coaching. Ganun. So kaya naging Destiny and Life Coaching Ministry. Then, gano'ng katagal to? Ito ay nagtagal ng hanggang November 2013. So, hanggang November. Ganito pa pala mo rin yung grabe. November or September? September. September 2013. Saktong September 8, 2013. Binago yung pangalan. Actually, sa totoo lang, sa mga hindi nakakalam, nung pinabago yung pangalan, pinapaalam ko na sa kanila. Nakokornihan sila mo sa akin. Sabi ko parang, ang ganda nun, amaze me. Kasi yung nakikita ko yung church so blessed, parang, church so amazed. So, ganun, church so amazed. Mga ganun. So, then one night, eto lang sabihin ko sa inyo, It's really God who give the name. One night, while praying, biglang, out of nowhere, alam mo yung nagpe-pray ka, as out of nowhere, biglang snap, yung nag-snap sa mind mo, then, sabi ng Lord, palitan mo
Yung di, ang lagi niya sinasabi, is there a balm in Gilead? Is there a balm in Gilead? Yun yung paulit-ulit yung sinasabi sa heart ko. Balm of Gilead? Ano yun? Sa Bible yun. Balm of Gilead, dalawang beses na mention yun sa Bible. At yung balm of Gilead, Gilead is a lugar. It refers to healing ointment. Healing. Ginagamit siya pampagaling. Okay? Eh ang heart ko, Lord, I want us to use me na kami na magpagaling ng mga tao, magpagaling ng mga puso. Then sabi ng Lord, anak, palitan mo yung D ng B. Doon na pumasok yung bam. Alam mo yung time na yun, yung mangha ko, sabi ko, ah, oh, Lord, ano yung ibig sabihin niya? Hindi, totoo yan. Mangha ko, but ano yung ibig sabihin niya? Di ba gusto mo amaze? Be amazed. Be ministry. The very word itself, eh hindi ko siya alam until that night. Yung night na na-receive ko ito, dun lang pumasok itong Be Amazed Living Ministry. In other words, church, the name of our church, eh hindi nang galing sa akin. Whether you believe it or not, bahala kayo. Pero I'll tell you, it's galing to my Lord. As in, bigla siya, ano ba yung gano'n lang. Yung hindi ka na kailangan mag-isip ng ano ba, alam mo bigla kasi nag-isip tayo, no? Meron tayong abbreviation, tapos isipin mo, ano ba abbreviation? Parang hindi catchy, alam mo yung ganyan? Ginawa ni Lord, catchy. Bon. Oh, ginawa niyo, Be Amazed Living Ministry. Napaka-catchy, di ba? Kaya nga tuwing siya sa tinatanong nila eh. Tinatanong ng mga kaibigan ko, Daniela, pwede mo upo. Okay. Okay. Then, what sinasabi sa akin ng God about this word, Be Amazed Living Ministry. Alam mo yung ako mismo mangha-mangha, pangalan pala mangha-mangha na eh. Then sabi niya, I will use this church for the very purpose ko, ano ba yung bomb. At ang bomb, ang purpose niyan eh healing. Mga kapatid, ang pinakadahilan bakit nag-e-exist ang simbahan na to para dito. Nakita mo ba ang sarili mo na ganito? Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kung may healing, natural, may healer. Diba? Pwede magkaroon ng healing na walang healer? Kaya ang tanong ko sa inyo, nakikita mo ba ang sarili mo na healer sa pamamagitan ni Jesus? Hindi ko sinabi sa sarili mong pangalan at sarili mong kakayanan, ha? Hindi yung ano, pinapalayas kayo, pinapagaling kita sa pangalan ni Maureen. Walang ganon, okay? Okay, so walang ganon. Kanino pangalan? Kay Jesus, no? Kay Jesus. So ang tanong, Kuya Mike, what do you mean nakikita ko sarili ko na healer sa pamamagitan ni Jesus? Nakikita mo ba ang sarili mo na tingnan mo yung katabi mo? Nakikita mo ba sarili mo gagamitin ka ng God? Yes, amen. Ngayon, tanong ko sa inyo, alam niyo ba, sino dito nakakalam na ito ang purpose ng simbahan? Ito ang pinaka-main uga, yung pinaka-main, yung pinaka-puso, ito yung tinitibok-tibok. Alam niyo ba yun? Yes. Ang tanong, nasa sa buhay niyo ba? Not yet. Oh, ngayon. Oh, ito yung tinitibok-tibok, nasa sa buhay mo. Oh, di ba? Oh, ayun. So, hanggang tibok lang. Di ba? Pag walang exercise, pataas ang cholesterol sa katawan. Wow. Anong lalay nun? Kung hindi mo sinasabuhay yung binibigay ng Diyos sa'yo, hindi mo ine-exercise ang faith mo, darating ang time, mamamatay ka. Mamamatay yung faith mo. Patungkol dito. Ngayon, tatanoyin ko siya, Kuya, bakit hindi ako makapagpagaling ng may sakit sa tuwing nagpe-pray ako? Ang tanong, nagawa mo na ba? Kuya Louie, hindi ka dito. Hindi ka dito! Kuya Louie, tawag ka! Kuya Louie! Kuya Louie! Sorry, pero gulay mo. Hindi na. Yung totoo. Sirasa. Ha? Love ka ni Jesus. Love ka ni Jesus, ano ba ka?
Uy, upo ka, seryoso ako! Upo ka dito! 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 Okay, linawin natin. Ang sakit... Okay, guys! Linawin natin. Ang sakit, hindi galing kay Lord. Galing sa kalaban. Ang kagalingan, galing sa Diyos. Amen? Amen! But God can heal any sickness, anytime, anywhere. He is God, and He is our healer. That's my faith. That's the faith of the church. The question is that your faith? Masakit ulo ni Bia Louie, mahal siya ng Lord. Hindi ko alam bakit. Hindi ko, wala akong balak gamitin siyang ano, illustration tonight. Pero, I don't know, I was being lead. Gamitin siya. Okay? Because God loves him so much. Alam niyo lang sa kanya ng Lord? Sobra-sobra, na ayaw ng God, nahihirapan siya. Wala ba? Huwag ka mag-positive affirmation. Yung totoo, masakit ba yung dila? Okay na, wala akong ginagawa. Okay. Kahit kote. Ganun ba nga? Sigurado ka? Nagugalo ka! Pero! Huwag mo ko na! Talagin natin ang sakit. Okay? So, sige. Guys, can I invite everyone? Ayun tayo. Let's pray for Louie. Daniela, liga. Okay. Pero, Lou,
Hindi ko na tanong, gumaan yung pakiramdam mo after ng prayer o hindi? Hindi na ako na. Kapag mo kanina nangantok ka. Ako na nangantok. Okay. Mga kapatid, kapag kayo magpipray na magulo, kausap ka. Okay. So, ibig sabihin, Kuya, bakit gano'n hindi pinagaling ni Lord si Kuya Lu? Mamahalay ko. Alam ko na. Di ba may rules tayo? May tinuro ko sa inyo dati. Di ba, tinuro ko sa inyo, if God will use you, or God, you want healing galing ka Lord, or God, you want God to be to use you, or God wants to perform miracles over your life, what comes of your words declares your faith. Hindi pa ako nagsisimula ng prayer, kaya mo-ultra na eh. Pero nung sa prayer mountain, when I prayed for his stomach, nawala. Yung stomach? Yung sa akin ang child na. Okay. Okay. So, Kuya Man, it means, ang trabaho natin, mga kapatid, ang trabaho natin, hindi magpagaling. Ang trabaho ng Diyos yun. Ang trabaho natin, magdasal. Para sa akin. Amen. Wala naging amen sa akin. Agree ba kayo? Okay. So, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw yung gagawin din ang God. Ikaw ang gagawin din ang God. Okay. Mas, part 1 ba lang to, ha? Okay, game. Pagdating sa healer, may tatlong, may iba't ibang aspeto ito. Okay guys, okay, church, okay, game. Okay, pagdating sa healing, may mga aspeto tayo na, Kuya Mike, is it about physical aspect? Kami na nakita nyo kay Kuya Louie, physical. So, ibig sabihin, kung merong may sakit physically, you can pray for them and see how God works through you. Diba? Ikaw mismo, dapat hindi na prayer. I-check mo afterwards. Sa Book of Acts, naglalakad si Peter sa kasi dyan. Tapos, biglang may nakikita silang mama na namamalimos. Tapos yung mama, tumingin sa kanila at biglang sinabi na ano, eh yun, lumpo eh. Biglang sinabi na, parang alam mo yung tingin na ano, okay, may ibigay sila. Pero sabi ng mama, ay sabi ni Peter and James, as silver and gold, wala kami. Pero kung ano meron kami, yun yung bibigay namin sa'yo. At ang meron sila, ay walang iba kundi yung kapangyarihan ni Jesus na pinagkaloob sa kanila. At ang sabi, in Jesus' name, lumayo ka. At ang ginawa ni John, ginawa ka niya. Yung inabuti yung kamay niya dun sa mama, yung mama, kinuha, yung beggar, kinuha yung kamay, at, ano, nalalayang tumayo, at nakalakad, yung lumpo. Sa Book of Acts yun. Ang problema kasi natin, madali mag-pray. Tama? Ang tanong, yung pangalawang part nun, after praying, in Jesus' name, lumakad ka. Kaya mo bang ibigay yung kamay mo at sasabihin mo doon sa pinag-pray, alika, i-test natin yung pinag-pray. Hindi nyo ba na is, bakit ako nagtatanungan nila kinakamusta ko siya? Bakit hindi nila after praying, oh sige, upuha na doon. Kasi takot tayo magtanong. Kasi nandun yung faith. Aling faith? Paano ko wala nangyari? Diba? When you pray sa taong may cancer, o may breast cancer, can you ask afterwards, okay, kamusta yung nararamdaman mo? Nandiyan pa ba yung muscle? Diba? Bakit mo nag-pray sa taong hindi makalakad o tingin? After praying, paano malalaman na yung prayer mo nag-work o hindi? Paano malalaman na yung prayer mo effective o hindi? So you need to ask. Meron akong experience na nag-pray ko bingil. Mahirap mag-pray ng bingil, alam mo walang interpret ng deaf. Mahirap yun! Kasi gagano pa lang sa language. At dahil matas mo mag-pray, gagano ka.
may narinig ka na, may narinig ka na, ganun. Gagano yung tayo kanya, may narinig ka na, pag ganyan, malakas, ganyan, mahina, ganyan, wala. So sa akin nga, kahit ganun meron. Kahit ganyan na pakita sa akin, okay na yun. Bakit? That's God. That's God, I just prayed. Diba? I just prayed. Eh dati ganyan eh. Wala. Lako yung narinig, wala siya narinig eh. Ngayon, kahit faulting sound, meron eh. Ano tawag mo dun? Naiimpitik ng kamay ko, narinig niya. Ano tawag mo dun? That's the power of God. It's healing. So mga kapatid, all glory to Lord. Pero tandaan. Tandaan natin. Ang trabaho natin, magdasal. Ang trabaho ng Diyos, ano? Pagaling. Hindi enough ang prayer lang. Kailangan tanungin mo, may pagbabago ba? May changes ba? Agree? So whenever you pray for your family members, tanungin mo, huwag ka matakot. At ang prayer, eh ganito, Jesus model. Ang Jesus model, eh, hindi siya nag-pray, Lord, pagalingin mo siya. Walang ganun kang mababasa na ginawa si Jesus na klase ng prayer sa tuwing nagpapagaling ng may sakit sa Bible. Walang ganun. Lahat, kinuman niya, umalis. Yung sakit, mabuo. Yung miracles, mabuo yung kailangan mabuo. Alam mo ganun? Wala kang mababasa na, Lord, pagalingin niyo siya. Walang ganun. Bakit? Ikaw, yung kamay mo, ikaw, anak ka ng Diyos, sons and daughter ka ng Lord, you are an ambassador of Christ. In other words, you are standing in behalf of Jesus Christ. In other words, when you pray for people, yung affliction o yung sakit na meron yung tao, actually, dumadaloy na sa'yo yung kapangyarihan ng Diyos. The Holy Spirit na sa sa'yo. Kaya when you pray, you can command. Tama ba? So, Kuya Mike, ang prayer ba parang tulad na pagpapalaya siya ng sinasapian? Hindi. Pag may sinapian dito at may umiikot yung mata at umiikot yung ulo at dumudurana, di ba? Hindi mo ipagpipray niya ng ano? Diba? Hindi mo ipagpipray niya ng tipo, Lord, paalisin mo yung demonyo, paalisin mo yung evil spirit. Ganun ba yun? Hindi, di ba? Ano gagawin mo? You're casting out. And the way you cast out, you command. You command the evil spirit. I command you in Jesus' name, go out. Agree? Tama ba ako? Isa Bible pa lang? Agree. Okay. Pero, anong ginawa ni Peter and John? Di ba sabi nila, in the name of Jesus, I command you? Get up. Hindi nila pinag-pray, Lord, patayuin mo yung tao. Sa Bible pa ako. Hindi out of context yun. Sa Bible yun. Book of Acts. So kung ginawa nila yun, then let's model it. Amen? So, kaya hindi ko magawa kasi yun yung faith mo. Yun yung pananalig mo. Ang faith mo depende kung gaano mo kakayanan maniwala. Kaya mong maniwala ng ganito, hindi ganito ka lang matatagal mo. Kung ganito lang kaya maniwala, ganito lang matatagal mo. Saan ka? Gaano kalaki ang pananalig mo sa Diyos. So, kung yung whenever I pray na kinuman ko in Jesus' name, umalis ka sakit, mention the name of the sakit, ituturo natin yung one time, pero pinapasadaan ko lang kayo. Tanungin mo yung tao. Always ask. Para malaman mo ano yung rate. Ako hanggang 3 beses nagtatanong. At may lahat yung may changes. Lahat yung may changes. Hindi lahat ng pinag-pray ko bumalik ng 100%. Hindi lahat. Pero meron 100% bumalik. Marami lang na rin sila may nag-reason na. So, ako, ayoko, hindi lang ako. Marami pa ako. Marami pa gusto pang mag-pray ng naka-wheelchair. Baka may ginawa ng wheelchair. Okay. Gusto ko nag-pray ng naka-wheelchair. Gusto ko nag-pray ng bedridden. Marami pa. Marami pa ang gusto makita ng science, miracles, and wonders. Bakit? Ito ang calling ng church natin. Ito pala. Okay. Bloopers lang yan. Bloopers. Lalo na ito number one. Ito kailangan to. Spiritual. Ibig sabihin, mayroong spiritual sickness. Ano itong spiritual sickness? Mga tao na nasa darkness. Okay? Ibig sabihin, wala si Kristo. Pag ikaw ay isang tao at wala kang relasyon kay Kristo, may sakit ka spiritually. Agree?
Ang trabaho ng church natin, ano? Healing. Heal. Ano ibig sabihin nun? Kuya May, paano ko magdadala ng kagalingan sa darkness, sa spiritual? Ipakilala mo si Jesus. Trabaho mo, magpakilala kay Jesus. Trabaho mo, i-share yung pagmamahal ni God. Ang problema, tanong, sinishare mo ba? O, wala lang. Pangalawa, trabaho natin, magdala ng mga, eh kung takot ka, di magdala ka, ng, sa ta, dali mo yan sa taong kaya i-share yung pagmamahal ni God sa buhay niya. Right? Tulad na ginawa ni Kuya Chris nyo kanina. So, tawag dito, ang sa atin kasi, contented na tayo, pumunta lang ng simbahan. Pero hindi tayo contented, magdala ng mga kaibigan. Pero ako, I commend sila BJ, si BJ talaga, I commend her. Kasi nagdala niya, tatlo na, oh. Ayan. Okay, ayan, tatlong muna na yan. O, di ba? Una si Michelle, then si Anthony, then si Marais, o, di ba? Actually, sayang lang, wala siya, wala yung Sheila, eh. Michelangelo. Hindi, totoo, totoo. It's because nag-start siya kanino. Take note na, BJ na, BJ. BJ. So, para yung sa character niya, di ba? Pero, take note, ilan na nagdadala niya kay Lord, nakapakilala lang kay Lord? Tatlo. At ang tao, eh, tanong ko sa inyo, ilan na nadala mo kayo? Yun. So, kayo na sumagot niya, ha? Kayo na sumagot niya. So, calling ng church, ano? Ito number one. Ito number one. Ito number two. Okay? Spiritual, physical. Pakilala mo muna si Jesus. Okay, clear? Oh, hindi lang dyan natatapos. We're number three. Emotional. Kuya Mike, bakit? Emotional. Kasi marami sa atin ito. Wounded souls. Okay. Letter ano yan? Letter N. Okay. So, wounded souls. Ano wounded souls? Marami sa atin may spirit of offense. Offend. Na-offend. Nasaktan. Binetray. Sa ano ba? Maraming bagay. Mga nakakasakit. In the past. Na maraming bagay nangyari sa ating experience in the past kung saan nasaktan tayo at mga bagay na ayaw na natin mangyari ulit sa buhay natin. Tama? Yes. Tama doon. You are wounded souls. Dito sa church na to, I will tell you guys, sa simbahan natin, sa ngayon ha, sa ngayon, sa population natin na meron tayong 20 to 25. Okay? Sa population natin, hindi lang kalahati eh, yung wounded souls. 60% to 70% are wounded souls. Kuya Mike, yung iba, magaling na. Wala pang 100%, lahat in the process of healing. Bakit? Kasi ang wounded souls, hindi yan parang ganito, tulad niyan. Pag pinag-pray mo, magaling ka agad. Hindi ganoon. Eto, it takes time. It takes time. Alam niyo yung mood swing? Wounded soul. Hanggang may mood swing ka, ganito ka. Ganito ka. Wounded soul ka. Hanggang may mood swing ka, ganito ka. Okay? So, in the process. Eh, ayun, may Kristo na tayo ha. May Kristo ka na. Eh, paano kung wala ka pang Kristo? Yung mga wounded souls, ito yung mga depressed, ito yung mga nagpapakamatay, ito yung mga nagre-revenge, ito yung mga nagiging creep, ito yun. Sila yun. Okay? Okay. Tama-tama kayo doon eh. Okay. Okay, game. Kuya Matt, paano namin malalaman na magaling na kami from wounded souls? Pinakita ni Lord bigla, pinaano niya ako eh. Daniela, nakikita po ako sa camera. Bigla niya ako pinaluyong kay Daniela eh. Hanggang meron kang puso na tulad ni Daniela sa kanil rin. Childlike heart. Anong ibig sabihin ng childlike heart? Hindi childish ha, hindi isip bata. Okay. Okay. Ibig sabihin, pusong bata. Ibig sabihin, childlike heart, nakadepende ka doon sa mas matanda sa'yo at walang ibang mas matanda sa atin kundi ang Diyos Ama natin. Amen? Na nakasandal ka sa Kanya. Yun. Yan ang ibig sabihin ng childlike heart.
Hanggang hindi nababalik yung puso mo na gano'n yung childlike heart, then you're still a wounded soul. Amen? So, Kuya Mike, every time, guys, I will tell you this. Every time may pinapagawa ako sa inyo na ayaw nyo, I'm really dealing with it. Hindi nyo lang alam. Kasi hindi ko naman kailangan sabihin na nakapigil ako dito eh. Kasi bago nyo pa ipakilala yung sarili nyo sa akin, o maaaring yung pinakilala nyo yung sarili nyo sa akin, maaari eh, hindi ko sinasabi eh, na ganun na set up ha. Sinabi na ng Lord sa puso ko na, ito tao na ito, may problema to sila. Okay? At ang gamot, ayaw natin. Tama ba kayo? Tama ba? Tama ba? Yes! Kasi minsan yung gamot, hindi natin matanggap. Bakit ganito lasa ng gamot? Pagpait. Kaya nga gamot. Ibig sabihin, it doesn't matter kung anong taste niya. What matter is ano yung resulta pag tinake mo siya. Tama? Yes. And minsan, ang gamot ng Diyos para sa wounded soul, ano yung ano? Papapait. Papapait. Actually, hindi lang mapapait na karanasan. Papapait na papagawa sa iyo. Wounded souls. Okay. Then last one. I did. Kuya Mike, nasaan yung intellectual? Hindi ko na inalagay intellectual. Kasi ang intellectual healing, guys, ay disiplina sa sarili mo. Kailangan ikaw mag-aral. Hindi ko pwede pag pinag-pray ka, automatic mag-aaral ka, di ba natalino ka. Hindi ganun. Hindi ganun. Disiplina yan. Kasama sa character formation yan. Kasama pa rin sa emotional yun. Okay, ngayon financial. Marami kasi sa atin, may sakit din financial, di ba? Bakit? Pag ikaw, anak ka ng Diyos, sabi ng Lord, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Yung all na yun, it refers to everything. It will only prosper. Tapos sabi ni Lord, the enemy came to kill, steal, and destroy, but Jesus Christ came so that you may have life in abundance. Yung life in abundance na yun, kung mag-aaralan niyo yun, hindi yun espiritualidad. Yun ay refer sa material na bagay. Kasi kung gusto kong i-bless ni God sa heaven, i-bless ka rin niya dito sa mundo. Kung heaven din pala, di ka sana, inuha ka niya na kaagad. Right? No, God wants you to experience the blessing. Pero, kailangan in order ng buhay mo. Tama? Spiritual, physical, emotional, then financial. Yung kaninang in-example ko, yung lalaki, na nakatira sa ilalim ng tulay, bumalik din sa ilalim ng tulay, hindi lang kasi dahil siya manong character. Dahil meron siyang problema dito. Wounded soul. Pag ikaw ay wounded soul, you will be like that man under the bridge. Kahit i-bless ka ng Lord, babalik ka rin kung sino ka dati. Kahit manalo ka sa loto, kung wounded soul ka, babalik ka rin sa galing. So may tanong pa dito. Malinaw na ngayon? Yes. Okay, ang tanong ko sa inyo. Sino ba nakakaalam sa atin na itong apat na ito ay galing ng simbahan natin? Wala? So guys, itong apat na ito, galing ng church natin. This is our church. This is Bob. We are called to bring healing spiritually. We are called to bring healing physically, we are called to bring healing emotionally, and we are called to bring healing financially. Kaya nga balm is an ointment for healing. As balm pa lang yun. Why? Because when a person healed spiritually, spiritual pa lang, soul na lahat eh. Alam mo yun? So ano to? Amazed na siya kay Lord. Eh paano kung hiniil pang physically, mas ma-amaze ka pa? Then eto, paano pang hiniil? Sobrang amazed mo na kay Lord. And that's our goal. That's our purpose. Ma-amaze. Hindi lang tayo ma-amaze na God, pero magdala tayo ng mga tao na ma-amaze din. Diba? That's why, mahalaga ang... Pero baka 20 minutes. Okay. I'll end with this. Part 1 pa lang naman to eh. Every Sunday, meron tayong ganito. Okay, bago tayo pumasok sa mga... discipleship, evangelism, doctrines, and so forth. Simulan muna natin sa sarili natin simbahan. Okay. Ang purpose ng church
Okay. Bringing the amazing... Iniisip ko ito, Lord. Gusto ko i-simplify din. Ito yung nakalagay sa Facebook. Ito yung nakalagay talaga sa Facebook. Bring the amazement to God, to the nations. Actually, when I refer nations, actually, I'm referring people. Ibig sabihin, hindi lang specific na pang-local tayo. Kasi may vision, ang heart ko, we're going... Iba, hindi na tayo... Ano nang pangalanan? We obviously written this international. So, that's a declaration. We are international. Ilo-launch natin yan sa second year anniversary. Okay, mag-alala. Okay, game. So, our purpose, bringing the amazement to God, to the nations. We want them to be amazed kay Jesus. Ang vision natin, ito yung nasa Facebook ah. Ang vision natin, raising up an army that will release the atmosphere of heaven to the nations. So, bakit? Ibig sabihin, raising up an army, ikaw yun. Ikaw ay soldier ng Lord. Ang mag-release ang atmosphere of heaven, kaya mag-ano yung atmosphere of heaven? Ibig sabihin, kasensya ng Diyos. Kung saan ka maglakad, andun yung presence ni God. May pagbabago mangyayari doon. Yung pangatlo, ang mission, goal natin, bringing the healing of Jesus to the nations. Yun nga, kaya pag-uusapan natin kanina. I just use the word nations kasi I'm referring to the people. Okay? Kaya with the letter S. Pero, kanina, kung pinag-aalala ko, may ano pa pala, may mas maganda. Ito na ang purpose. Ito na yung bago. Yun, ganun din. Binago ko lang yung mga salita. Purpose. To be amazed in the love of God. Yeah, to be amazed in the love of God and bring it to the lives of others. In other words, when you're amazed, so amazed in the love of God, yun ang purpose mo, nabubuhay ka para makilig sa love of God and bring it to the lives of others. Parang lang din yan, to love God and to love people. Yun ang pinaka-short niya. Sinasabi ni Jesus, to love God and to love people. We are so amazed sa love ni God. At dahil amazed tayo, nag-umapag, gusto natin i-share sa kapwa natin. Pwede ba yun? Okay. Vision. Raising up lovers of Jesus and ito, vision ng church ito. To raise up lovers of Jesus and revivalists. Yun yung tamang term doon. Ano ang revivalists? World changers. Sabihin, hindi ka lang nakaupo dyan. Anong gagawin mo? Magbabago ka ng mundo. Tingnan mo yung katabi mo, kung yan ba'y word changer. Word changer ka ba? Okay. Then last one. I'll end with this ha. Ito sa purpose mission ko. Ang purpose, ito yung mahilan mo, bakit ka nag-exist. Ang vision, ito yung dahilan mo, ito yung parang, ito yung direksyon na gusto mong puntahan. Ito yung destination. Ito yung magbibigay sa inyo ng lakas para magpatuloy sa dapat gawin. At ang goal, mission, ito yung pinaka-target mo. Ito yung pinaka-target mo. Ang goal natin, kanina, nalagay healing. So, pakibuksan yung Bible sa Isaiah 61 verse 1. Isaiah 61 verse 1. Tapos na ba dun sa ano? Sa calendar? Naikot na ba lahat? Ikot yun. Okay. Sabi dun, the Spirit of the Lord is anointed me to Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord has anointed me to number 1. Proclaim good news to the poor. Number 2. Bind up the brokenhearted. Number 3. Liberty to the captives. Proclaim freedom to the captives. Number 4. Opening up the prison to those who are bound. Okay. Release the darkness for the prisoners. Kuya May, yun ang goal and mission ng church. Isaiah 61. 61.1. Yan. Ano ibig sabihin niya? Proclaim good news to the poor. Anong good news? Gospel. Magbigay ka ng hope. Sino yung poor?
Dalawa yan. Poor mga tao, saka poor in spirit. Sino yung mga poor in spirit? Mga tao na wala si Kristo. Number two, bind up the brokenhearted. Wounded souls. Wounded souls. Bind up, healing. Nakikita niyo na? Number three, proclaim freedom to the captives. Sino itong mga freedom to the captives? Ito yung mga slaves, slaves ng kadiliman. May mga stronghold, may mga bandages, may mga addiction. Sila yun. Dumaya. Napapalaya sila. And number four, release from darkness for the prisoners. Sino itong mga nasa prisoners? Sila yung mga tao na alam mo yung minsan, ito yung isang example nitong ano. Itong release from the dark, para sila nakakulong. Example nito, yung mga taong may unforgiveness spirit. May unforgiving spirit. Sila yung example nun, yung number four. Na tayo, ikaw, gagamit, kayo po, mga kapatid, gagamitin kayo ng Lord para palayain sila dun sa unforgiving spirit na yun. Ang question is, nakikita mo ba sarili mo? Okay? So, pwede mo Lord bumuhal. May tanong? May tanong sa purpose? Sa vision? Sa goal? May tanong? Wala? Starting next Sunday, ganito gagawin natin. Okay, mga kapatid? Starting next Sunday, ang purpose, vision, and goal, bago magsimula ang service, ipapaano natin sa projector. And we're going to declare it as a church. Naiintindihan mo yan eh, kasi ganun ang ginagawa ng mga churches na mayroong purpose, vision, and goal. Na, They declare it as a church. Bakit? Sabi ko kahapon, pag pinakabisado ko ba sa'yo, pag pinaresign ko ba sa'yo yung purpose, vision, and goal ng simbahan, alam mo. Alam ko lang, dito, nabasa, ang tanong dumadaloy ba sa tubig natin? Hindi, di ba? Next Sunday, yan ang mag-uusapan natin. Ano ba yung vision? Ano ba yan? Paano ba dumadaloy sa tubig yan? Next Sunday yun. Okay? So, yung natutunan namin sa G12, yeah, baka pwede rin mag-share si Kuya Kristo. Yung ano ba ibig sabihin ng yung vision yung kumakanta sa'yo? Yung tipong ano ba yun? So, may question ba? May natutunan tayo sa simbahan natin? Yes! First time natin, first time yun natin. So, are you proud that God called you here? Yes! Are you blessed? Of course! Ako blessed ako eh. Kahit masakit sa ulo, blessed ko rin ako. Pero, kung papapiliin ako ng Diyos ulit, ito pa rin pipiliin ko. Wow! Diba? Ang tanong, ba ikaw papapiliin ba ng Diyos? Ito pa rin papapiliin. Yes! Yun! Di na sarap kasi ba may pastor? Okay. Okay, anyway. So guys, we're going to pray na. So meron yung duwa lang to. Lahat ba nakasipagsulat na dito? Dumi, nakapagsulat niya na rin yun? Okay. So reviewin ko. Sito CS, Christian Sagi, 6 a.m. to 6 p.m. ng Monday. Tanong mo, sagot mo. Sino nung CG? Oh. Okay. 6 p.m. 6 a.m. Pinag-pray to ha? Okay. Ton! Seryoso. Okay. Ano na kala niya? Basta. Okay. Sino tong Rob? R.A.B. Sino to? Ay, ito pa yan. Okay. Okay, so... kahit pa paano Monday, dalawa na yung morning natin. Okay. Kasi at least dapat kita dalawa eh. Sino si CA? AM? Ako, Arami. Okay. Sino si MP? Okay. Okay. Dinag-pray mo to? Siya dinag-pray mo to? Palagay ko hindi ito ibibigay sa inyo, Lord. Oh, grabe! Palagay ko eh. Kaya ayaw mag-pray! Mag-uwi pa, alam ko hindi ito eh. Okay, sino itong si JC? Ayan. Okay. Sino kami na mag-pray mo sa 24? Si Aljon ay 6 p.m. Si RC, RCP, RP ay 6 a.m. Sino itong RSB? Sorry. Okay. 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 So, mag-dalong beses ka? Atatlo, okay.
wala pa tayong evening pass. Wala pa tayong evening pass on Friday, so baka Friday ako. So Friday ako, Friday evening ako. So yung mga mag-voice out yan. Okay, so thank you, Rachel. Okay, game. So, kapatid, let's wrap up with this. Tandaan nyo lang, tandaan natin lagi. Okay. Whenever we fast and pray, this is for the church. And we will pray for abundant harvest. Amen? Amen! So, mabilisan lang. As in, mabilisan lang. All ears mo na sa akin. Okay. Mabilisan lang. Bigyan nyo ako ng 5 minutes pa. Ganda yung may oras. Kagabi, kahapon diniscuss ko to. Gusto ko lang i-discuss lahat para sa lahat, para malinaw, at hindi yung kung ano-ano yung story yung nangyayari. Okay. Diniscuss ko to. Ready na kaya? Ready na kaya? Yes! Ito yung mga hindi ini-encourage. Ay, naku, maririnig niya, no? Maririnig ni... Tawag dito. Nag-text ko. Nag-miss ko si, ano eh, si BJ. Kaya dagdag ko yung kulang. Ano? Kasi alam ko na. Ay, alam ko na. Okay. Tanong, ano na lang ha, mag-react kayo kung mali eh. Kung hindi siya biblically speaking, kung mali siya, kung gawa pa ako lang siya, wala siya sa Bible. Okay? Again. Number one. Ito yung iba dito kasi dinamay ni Ara eh, sa kanya yung iba eh. Mag-long face, stay in the emo mode pag nare-reprimand. Ibig sabihin, pag napagalita ka, yung tipong alam mo, nakasimangon ka na the whole time. At of course, mahirap naman gumiti. Ito guys, hindi ito implemented sa church, okay? So, kay Ara lang to. At kung ikaw ay, ano, hindi normal naman kasi malungkot, pero yung mag-stay, stay ka sa emo mode, 24 hours na naka-emo mode ka pa rin. Okay guys, okay. Hindi, ini-encourage ang emo mode ng 24 hours, okay? Hindi mo sa papagalitan. Huwag ako magalitan. Okay, number two. Ito. Implemented sa church to. Utterance of meaningless, senseless words. Ano yung meaningless and senseless words? Ito yung mga salitang hindi fruitful, hindi productive. Ano? Hindi. Churba! Ayun, churba. Ano ba? Charlie! Charlie! Alam bakit? Kasi diba, the Bible says, with your words, you create your world. Diba? Every time, especially if you are a leader, intercessor, worship leader, mahalaga yung mga sinasabi mo. Mapakahalaga. So why not make everything na sinasabi mo? Guys, bakit mo na? Ngayon po, hindi na lang hindi ko. Okay, why not gawin mo mga sinasabi mo, words of blessing. Pwede ba yun? Words of blessing. Implemented dito sa church. Hindi rin nakalagay dito. Iwasan ang pagre-reklamo. But, hindi na nalagay. Alam niyo bakit? hindi na nalagay dito. Alam niyo bakit? Wala na eh. Wala na. Napatay na ka. Pero dati, nung nagsisimula na, for 6 months mo yun, no? Number one si Morgan. Wala na. Inahawaan. Ay, hindi wala nagre-reklamo sa kanya. Hindi nalang nagre-reklamo. Tumahimik. Yun ang naging purpose lang. Kaya mayroong culture. Diba? So, tama naman, diba? Sa Bible naman, diba? Tama pa ba? Okay. Number 4. Self-pity, especially sa finances. Yan. Be a generous receiver. Hindi mo itong encourage mag-self-pity. Yung isolation. Hindi mo hindi ako pupunta sa lang pera. Wala akong ganito, wala akong ganyan, wala akong ganyan. Ano ganun? We don't encourage that. Bakit? You are blessed. Why? Because as long as you have Christ, you are blessed.
Yes. That's more than enough. Yes. And because you have Christ, He can provide for your needs. Amen? Amen! Number four. Number five. Ito, ano ba? Relationship. May tamang oras lang ng panahon. Kasimbahan na to is strictly implemented. Lalo na deep within. Lalo na yung tayo-tayo. Yan, iligawan, magliligawan dito sa loob ng simbahan. Okay? Ano muna? Alam niyo, ano siya sabi ko? Woman and man. They no, that's in it. No, that's in it. No, that's in it. Ito, kasama dito. Anod kayo naman, ano, ng Hunger Games, mga ganun. So, we do not recommend. Okay? Okay, game. Next. Kasi matapos na tayo. Okay, game. So, woman and man, dating, hindi natin na-encourage. Tapos, ito na yung pinaka-latest, ito yung sinabi ko kanina, which is kagabi lang na-implement, yung isang gabi lang na-implemented heterogeneous group. Ito yung magsiset up kayo ng plan para lumabas as together, as kunyari, as one group, lalaki, babae. Ang pinaka-purpose kasi natin dito, mga kapatid, is this, sa tuwing babae-babae, lalaki-lalaki, okay. Tapos, ako muna magkasalita, ako muna. Okay. Pagka, ano nangyayari kasi minsan, wala nang purpose yung bakit natin ginagawa ba tayo nagpa-plano na mag-anong. Hindi kay Gina Lord, pero ito yung panahon na kailangan natin maglagay ng purpose para sa simbahan natin. Hindi sinasabi masama yun. Hindi sinasabi masama. Ang gusto ko lang ituro dito, ang gusto ko ituro ng Diyos, priority. Unahin natin yung dapat natin unahin. At ang pinakauna natin dapat unahin, ito. Buuin natin yung mga life group natin, lalaki-lalaki, babae-babae, maging solid yun. Pag naging solid na yun, at yung magkakapatid na kayo, ganito, at alam mo na yung priority, at alam mo hindi mo kayo mawala siya sa tabi mo, then, I'll tell you, God will release you. Bakit? Kasi, responsable ka na. Kung responsable ka sa sandili mong kapatid, na lalaki-lalaki, kung responsable mong kapatid, na babae, kaya mo maging responsable sa mga tao pinagkakatiwala sa'yo. Agree ba? Yes. Hindi nyo kasi naintindihan kasi parang, masama naman. Hindi naman lahat ng rules masama. Hindi naman lahat ng level ko, ikasalanan na kagad dahil mula i-implement. Diba ba? Love life, ikasalanan ba yun? Hindi. Pero pag wala sa tamang oras, panghira ng buhay. Naniwala kaya? Reservation lang. Okay. Okay, game. Okay, bilisan na natin. Okay, game. Okay. So, next. O, konti na lang ito. Ito. Asaran. Sabi niyo may nag-comment sa akin, KJ, bakit nakawala yung asaran? O, sige, balik natin. Kaya sabihin, ikaw kulay mo, kulay ganito. Ikaw kulay sabon. Ano mga ganun? Sabon! Okay. Hindi nakaka-bless, di ba? Diba? Inaasap ka lagi, gwapo-gwapo, kuya may ko. Diba mag-ano? Presence of the Lord is with you. Okay. Next. Sabi dito, no tagging of names. Ano yung tagging of names? It's a joke. Gino-joke mo yung love life. Gino-joke mo yung birth. Gino-joke mo yung death. Kaya, ano may ganun? Tawag na levity. Yes, yun. Kasalanan yun. It's a sin. When you make a joke about emotion, life, relationship, love, death of someone, or falling, that's levity. Levity is a kind of sin. Sa Bible yun. Okay? So, yun. Kasalanan talaga yun. Okay. Isolation. Obviously, alam na rin natin bakit ayaw natin isolation. Kasi may isolation, nanakawin ka ng kalaban. Mali. Lahat ba ito na sinasabi ko? In order at sa Bible ko ba? Meron pa kayo dito narinig sa mga nasabi ko na feeling yung gawa-gawa ko at nagustuhan ko lang?
Okay, ay, lalo na dito. Ito, next na to. Tardiness. Huli. Kuya, may fully implemented. Alam niyo naman, kahit fully implemented ko ito, may nagtagumpay pa. Hanggang ngayon, ito yung term. In the process. In the process. Okay, in the process. Okay, next. 2 minutes ago. Speaking behind anyone na hindi present sa conversation. Okay? Ibig sabihin, alam niyo, kanina pinapaliwanag ko, do not speak na nasa likod. Uy, nangyayin kayo. Nangyayin kayo sa camera. Okay. Ayun. So, yung speaking behind anyone, dapat agun yung tao. May tanong kayo, pausapin nyo yung tao na involved. Huwag yung mag-usapan. Kahit hindi leader, huwag yung mag-usapan kung wala siya. Okay, stop talking behind anyone's back. Kung nandun siya pag-usapan, unless, maganda ka yung pinag-uusapan. Okay, paano natin tayo bibigyan ng regalo sa ganito? Paano natin bibigyan sa ganito? Pero kung something naman na negative, and it doesn't concern you, then you can speak about it. Eh, kung yung may pag-leader, sa leader lang, pag-present lang yung leader, example, present lang ako, at importante bagay na yun, doon nyo lang pwede sabihin sa akin. Kaya sinasabi nyo sa akin, kasi concern kayo doon sa tao. Hindi yung nagkukwento-kwentuhan kayo at tanong, doon nagkukwentuhan kayo, yung purpose nyo. Are you concerned with the person? O wala lang? Always define your purpose, guys. Always define your purpose. And our purpose is to become a blessing. Amen ba? Amen. Next. Sabi dito, ayun sa ano Facebook, huwag mong gawing shout-out yung Facebook sa ka-GM. Shout-out. Alam mo yung... Negative. Do not speak negative words in GM. Huwag kang mag-GM ng negative. Huwag kang mag-GM. Huwag kang mag-post ng soul mo ng negative. Kaya, galit ako dito! Sino yun? And may naka-awig pala sa church. They obviously alam. Diba? Instead, ask for prayers. Instead, kung hindi ka okay, ask for prayers. Huwag ka-text ka na naman yung GM, mag-ask ka na ng prayers. And then yung gagawin mo pa siya shout-out ng emotion mo. Tama? Ano mas maganda? Gawin siya shout-out o mag-ask ng prayer? Anong magbibigay ng solution sa'yo? Prayer! Shout-out ba? Shout-out sa'yo, prayer ko. Okay. Ito. Kasama to sa, wala ka pa ako na. Kasama to sa church natin, and we do not encourage, please, manood ng horror movie at pag-usapan ng mga horrifying experiences. Bakit? Whenever you watch horror movies, and whenever you talk about horrifying experiences, you invite the devil to come into your center. Bad-ins! Bad-ins yung mga sumisegue, yung mga nag-preaching, especially in preaching, nakalagay dito. Mga bad-ins, yung mga, ano. Okay na yung joke, pero yung bad-ins ka, once, twice, pero yung lagi na lang every moment magbabad-in ka, hindi na tama yun. Okay. Then, last one, words na taliwas. Wala na to. Okay. Okay na to. So guys, this is our church. God is blessing this church and God will bless this church because God loves you so much. Hindi niya binibless na dalmanin na ako. Binibless siya kahit pa. Amen? Amen! So can anybody want to stand as we end in prayer? So let's pray. Okay na, maraming salamat po sa oras ito. Thank you, Father God. And as we end, Lord God, our lesson 1 of membership class, pag-bibilas, Lord. Thank you na tinuruan mo po kami na meron kami purpose, ba't kami nag-exist, hindi kami nag-exist ng wala lang. At napakaganda ng purpose na yun. And God, if we pray na isang buhay po namin yung purpose na yun, hindi lang sa hanggang isipan, pero sa puso po namin. Lord, thank you. Sa bawat isa na estudyante, ngayon, Lord, you're raising them up as leaders, Lord. You're raising them up as family of this church. We declare, Lord, na prepare us para sa big harvest. But more than anything else, prepare our heart to love you more. Thank you for everything. We love you. Sa pag-iwalay, natin niyo po kami. Love you. We praise you, Jesus. Amen. Yay! So, let's end our run-up. Thank you for coming. Ipinap po tayo.